back to my channel. It's your Madam! At yan, nagbabalik na naman tayo sa isang episode ng Madam's Kitchen. This month, yung Madam's Kitchen natin ay naka-focus specifically sa mga pwede nating ihanda sa darating na Noche Buena at Medyo Noche. Ayan! Bongga-bongga! Maraming salamat sa pagtangkilik nyo. Malapit na tayo mag 100,000 subscribers! Ang OA lang ng pagkasaya, pero I'm really happy and I'm really thankful sa lahat ng support ang pinapakita nyo. For all the love that you're sending sa comment section, sa mga nag-PPM sa akin sa aking mga social media accounts, please don't forget to like our page. Doon tayo magkita-kita, Madam Ellie. Siyempre yung Twitter and Instagram account natin at the Madam Ellie. At yung sa mga iba naman na gumagaya ng recipe natin, thank you. I really appreciate it. Doon ko nakikita na talaga natututo kayo dito sa Madam's Kitchen. For this episode ng Madam's Kitchen, masarap na po tayong iahanda natin. Very special ito dahil ito ay isa sa mga produktong nilabas namin previously. Ito ay ang Special Embutido! Mukha lang siyang complicated gawin. Tunog komplikado ang embutido gawin. But, it's one of the easiest recipe na pwedeng-pwede niyong gayahin sa inyong mga bahay. Kaya naman, simulan na natin! For our ingredients sa Special Embutido, gagamit tayo syempre ng ground pork. Ayan, nandito na yung ating ground pork. Gagamit din tayo ng salt and pepper to taste. Syempre, hindi pa rin mawala yan. Gagamit din tayo ng sweet pickled relish. So ayan, dyan siya. Gagamit din tayo ng 2 whole eggs and grated carrots. So yung cheese grater nyo, pwede nyo i-grate doon yung carrots. Kailangan nyo siyang i-grate para mas pino at mas masarap siya sa embutido. Also, kailangan din natin ng onion, garlic, and ng red and green bell pepper. Yung onion natin, finely chopped, and yung garlic naman natin ay minced garlic. Ito naman, finely chopped din yung ating red and green bell pepper. Siyempre, sa ating embutido, kailangan din natin ng sugar. So, I'm using whitewashed sugar. Gagamit din tayo ng hot dog, ng boiled egg, and ng cheese. Ito yung ilalagay natin sa gitna ng ating embutido para mas masarap. Also, we have here raisins. Hindi talaga ako fan ng raisins, pero for this video, kasi marami sa inyo, I'm sure, mahilig din naman sa raisins. Maglalagay tayo ng raisins and ng breadcrumbs. Ayan yung ating breadcrumbs. This will help our embutido na magkaroon ng form and maging matigas. This will help our embutido na magkaroon ng form and hindi siya yung magiging durog-durog. Hindi siya magiging malambot kapag slinize na natin. And we will be using aluminum foil para ibalot yung ating embutido. Diba ang dami nating ingredients, nakakalula? But, this is fun to do. I suggest na invite nyo yung friends nyo to do this with you, bonding moments nyo, or yung anak nyo, dahil sobrang dali lang nito. Pwedeng-pwede to sa mga bata. So, ayan, simulan na natin! Ang pinakauna natin gagawin is kumuha tayo ng mixing bowl, syempre. Kasi, wala tayong ibang gagawin, kundi i-mix lang yung mga ingredients. So, in a large mixing bowl, kunin nyo yung ground pork nyo, then ilagay nyo siya dyan. Kasi imi-mix lang natin lahat ng ingredients talaga for this dish. Ayan, make sure na ma-spread nyo yan. May wahiwalay nyo na. So, dapat yung ground pork nyo, room temperature lang. Huwag masyadong matigas or frozen. Kasi ang tendency niya, magtutubig siya. And also, hindi nyo siya mamimix kasi nga matigas siya. Then, after this, ilalagay natin yung mga dry ingredients muna. Let's put our onion, our garlic, and our red and green bell pepper. I-mix well lang natin to para evenly distributed yung ating mga onion, garlic, and red and green bell pepper. And then, ilalagay na natin yung ating carrots. Ilagay na din natin yung ating raisins. Para bongga na. Nakakapagod siya, guys. Nakakapagod at nakakangalay siyang i-mix. Nakakaloka. Pero laban lang para masarap yung ating embutido. Ayan. After this, pwede na natin ilagay yung ating pickled relish. Ubus na natin to. And then, ilagay na natin yung ating breadcrumbs. So, unahin natin yung breadcrumbs before natin ilagay yung egg.
para hindi tayo mahirapan kasi pag inuna natin yung egg, yung breadcrumbs natin magiging buo-buo. So dry ingredients first before we put in all the wet ingredients. So let's make sure na mix well to. Ayan, mix nyo lang. And then, syempre, at this point in time, ilalagay na natin yung ating. Pag nakahalo na siyang mabuti, we will now put our sugar. So ikalat yung sugar. Also, our pepper and salt. So lagay na natin. So ingatan nyo na walang sumamang shell doon dahil ayaw nyo kumain. Ayan, wala namang sumamang shell, thank God. And then, imimix natin ito syempre. So ayan, mas gumaan na yung mixture natin dahil may egg na. Ito na yung ating mixture, nahalo na natin siya. Ngayon, ibibilog na natin siya. So, how do we do that? So, let's set this aside. Kumuha tayo ng aluminum foil. Ito gagawin natin base to. Yan. And then, yung shiny part, dapat nasa labas. Yung medyo hindi shiny part ng aluminum foil, yun yung nasa loob. So, ang gagawin natin is we will get a handful of our mixture. Yan. Ilagay natin siya sa gitna. Then, ispread natin siya ng pahaba. Kasi kailangan natin itong i-roll. So, kailangan nyo siyang laparin kasi mamaya, bibilog na lang yan pag ni-roll na natin. The reason na kailangan mo siyang laparin is because maglalagay tayo ng hotdog and egg sa gitna. So, dapat yung hotdog and egg natin, ma-enclose siya sa ating ginawang ground pork mixture for our embutido. So, ayan, okay na yan. Okay, ito na yung ating mga hotdog and egg. Ang gagawin natin, we will put two eggs in the middle. So, ayan, lagay nyo lang yung egg dyan. Also, kukuha tayo ng hotdog. Yung half lang ng hotdog, hiwain nyo pa half yung hotdog. Then, ilalagay natin dyan. And of course, cheese. Masarap ang embutido kapag may cheese. So, ang ginamit natin dito, yung regular lang na Eden cheese. So, yan, lagay natin. Lalagay na lang tayo ng dalawang cheese. Para mas masarap. Ito na, inassemble na natin yung ating embutido. Now, kailangan natin siyang i-roll. So, how do we do that? Uunahin mo tong dulo. Hilain mo lang siya, then i-roll mo siya. Kailangan masikip. Sikipan niyo yung pag-roll. Ayan. Then hold this. Dapat sumikip siya. Don't be scared. I-roll niyo lang. Ayan, na-roll na natin. Then, ibalik natin konti. Ayan, rolled na siya. So, medyo challenging lang siya for first timers. Pero, laban na yan. And then, sikipan na natin. Kailangan masikip yung pagka-roll para mas masarap yung embutido. So, i-roll nyo lang ganyan. Ayan. So, there goes our embutido roll. So, ano gagawin nyo next? Ipo-fold nyo tong dulo. So, just flatten it. Siksik nyo pa lalo yung embutido nyo sa loob. Then, ipo-fold mo tong dulo. Fold it up. Fold mo yung dulo again. Fold it up. Ayan na. And then, itataktak natin into one side para sumiksik siya. Ito na yung ating embutido. So now we're ready to cook this. Paano ba ito niluluto para mas maging masarap? Pwede nyo siyang i-steam sa pineapple juice. Pero pag wala na maging steamer at home, pwede nyo siyang pakuluan na lang. Ilaga nyo siya sa pineapple juice. Ito yung pineapple juice na ginagamit natin. We're using the 100% pineapple juice from Del Monte. No sugar added. Ito yung gagamitin natin na pampakulo sa embutido. Papakuluan natin to sa pineapple juice. Or if may steamer kayo, isi-steam natin to sa pineapple juice for 1.5 hours or until na makita natin na okay na yung ating embutido. Mararamdaman nyo naman yon because hindi na siya soft. It's very firm but yun nga lang matagal yung pagluto. Kaya kids, sa part na to, kailangan nyo na yung supervision ng inyong mga magulang kasi magpapakulo na tayo. Baka mapaso kayo or baka madisgrasya. Kaya please, please ask for support from someone na mas matanda sa inyo or someone na marunong talaga magluto. Tara na, iluto na natin yung ating embutido. So you can do a lot more of this para mas marami kayong embutido. Kung gusto nyo mas maliit na embutido, pwede rin. So, kayo na bahala kung ano yung size ng embutido na gagawin nyo. But because this is handa naman sa Pasko, I suggest bonggahan nyo na, lakihan nyo na yung embutido nyo. Mga ganyan kalaki. Hey
2,000 years later. After 1.5 hour, naluto na yung ating embutido at ito na siya! Ayan! Oh my God, ang ganda ng itsura niya! Ang bongga! So, niluto natin to sa pineapple juice. Ang sarap! Itsura pala masarap na yung amoy pa. Perfect! Favorite ko yung embutido. Favorite din ito ni Mars Lloyd. So, kung nagtataka kayo, bakit parang halos lahat favorite ko sa mga nagko-comment dyan, nakakaloka. I love food! Yun, in general, I love food. And yung mga pinapakita ko dito sa Madam's Kitchen, syempre, yung mga paborito kong pagkain. Medyo madami-dami yun. Alam nyo na. So, ayan, tignan na natin yung embutido. Kung perfect ba din yung pagkaluto natin. Ang sarap! Ang sarap niya! Yung taste, yung balance ng mixture ng ingredients na nilagay natin, yung kanyang texture lalo, perfect! Ang sarap talaga. Yan talaga yung nagiging resulta pag hindi nyo tinipid yung ingredients. Kaya i-suggest pag nagluto kayo, huwag yung tipirin. Dahil dyan, papatikim na natin ito kay baby at tingnan natin kung masarapan din siya sa embutido ko. Tignan mo na yung embutido ko. Sarap! Tignan mo, I'm so excited. Ang swerte mo talaga sa akin, ang galing ko magluto, no? Kinawa mo yung may egg. Gusto mo may egg? Sarap? Ala, tikim lang! Sarap! Oh my God! Magbigay ka na ng isang presidente ng Pilipinas! Thank you, baby! Oh, Nay! Ikaw naman! Dali, tikman mo, Nay! So, yung recipe na to, syempre, walang iba kundi nagaling sa aking mabuting ina, yung aking nanay. Sarap. Ano, ka-level na ba yung niluto ko? Oh. Yung niluto mo? Siya lang naman ang pinagagalingan ng mga recipes, kaya masarap. Home cooking na home cooking, lutong-luto ni nanay. Thank you, nanay, for teaching us how to do the embutido. Kaya kung gusto niyang kaya yung recipe na to, go lang, laban lang. So make sure natin kanina, 1/2 kilo yon ng ground pork. Bahala na kayo kung gaano kadami yung ibang ingredients na ilalagay nyo. So ayan, maraming salamat sa panonood. I hope na-enjoy nyo naman ang isang recipe from Madam's Kitchen. And I hope nagdagdagan na yung handa niya this Christmas. Yes! Thank you so much! Dahil sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Baby Boy Harold. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming lumalaban at gumagawa ng videos everyday. I can't express how thankful I really am, but please, please accept my sincerest gratitude sa lahat-lahat ng suporta niyo sa amin. Bago matapos ang lahat ng to, syempre, mag-shoutout tayo! Ayan! Ito na yung ating mahiwagang shoutout box. Simulan na natin! Shoutout, syempre, kay mga bagong names na dito, kaya make sure na nag-comment kayo. Shoutout kay Aris Marco! Ayan! Thank you so much, Aris! Siyempre, shoutout rin kay Aya Kumilang! Aya Kumilang, thank you so much for watching! So, next natin ang mabubunot ay si It's me, Patring! It's me, Patring! Thank you! Ayan! Siyempre, ito yung fourth name na mabubunot natin ay kay Wendy Fidel! Ayan, Wendy Fidel! And last but not the least, syempre, shoutout sa'yo kay Janella Sultan from Jeddah. Ayan. Hello, Janella. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa aking channel. Please don't forget to like and share this video. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At pindutin nyo na yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga uploads. Damshees, I love you! Magkita-kita ulit tayo bukas! Ito pa rin ang inyong nag-iisang pambansang madam, Madam Ellie. Bye!